Magandang umaga, bayan. Ngayong umaga ay tatanungin natin ang ating mga kababayan kung sapat na ba ang tulong pinansyal ng gobyerno sa kanila na 8,000. Tingnan natin ang kanilang mga sasabihin. Sila ba ay matutuwa? Sila ba ay sasaya o magagalit? Tingnan natin mga kabayan. Magandang hapon po sir. Ang magtatanong lang po ako sa inyo kung okay na po ba ang 8K na tulong pinansyal ng gobyerno? Ha? 8K? Ang let lang nun pare! Baka hindi, isang linggo lang namin 8K eh. Puta, araw-araw ako bumibili ng gin, magkaroon ng gin. 50 plus na eh. Dati mura-mura ba, nasa 30 lang. At tapos may panghalo pa, edi 60. Yung 8K na bibigay sa amin ng gobyerno, napakalit nun pare. Mag nag-iyosi pa ako, Eh kung magbibigay naman sana ng gobyerno yung tulong, eh sana linubos-lubos nila. Mga ginawang 20 mil naman para sa aming mga mahihirap dito. Hindi ba sila naawa sa amin? Ang dami-dami ko pang anak, ang dami-dami ko pang papakainin. Yung mga gobyerno na yan, kung magbibigay lang ng tulong, dagdagan nyo na ng dagdagan, hindi yung pinapahirapan nyo kung may mahihirap dito. Yung 8K, napakaliit niyan. Walang mapupuntahan niyang 8K na yan. Magagas ko nga yan ng isang araw lang eh. Ako nakaka-10 gin ako. Nakaka-10 gin ako sa isang araw. Tapos tatanungin mo sa akin, yung 8K, sapat na? Ang kakapal na mukha nyo. Dapat bibigyan nyo kami na mas malaki dito, mahirap kami dito, na mga palamunin nga lang kami, pero wala kaming pakialam. Ha? Dapat dagdagan nyo. O, ba't kayo ganyan? Di ba kayo naawa sa amin? Ama, magandang umaga. Sa inyo po ba, okay na po ba ang 8K na tulong ng gobyerno? Anong, sir? 8K? Napakalit naman nun, sir. Ang dami-dami kong anak. Yung anak ko nasa 20 na, ano pa kakainin namin 8K? Kaya-kaya namin abusin nyo na isang linggo. Tapos magdadongit pa ako, sir. Tapos magbibingo pa kami ng mga kumare ko. Paano yung bantay ako? 8K, maubos lang yan na isang linggo, sir. Sana naman lagayan nyo, sir. Siguro mga 20 mil man lang. Maawa na mo kayo sa mga mahihirap. Mamaya magmamadyang pa kami ng mga kumare ko. Eh paano? Kung matalo ako, walang kakainin yung mga anak ko. Tapos yung asawa ko lang sasabong pa. Paano yung pamusta nyo, no? Eh sana ko na natalo. Eh lagi naman natatalo. Eh di wala kami pangkain. Kaya na pakalain yan, sir. Sabi niya, di adagdagan ng gobyerno, hindi pa kayo nahahawa. Ayaw mayayaman dyan. Hindi, ayaw namin magtrabaho. Gusto namin dito lang. Tamang inuminom lang. Tamang chismis lang sa mga kaibigan. Tamang higa-higa lang. Oh, eh kayo yung mayayaman. Sana bigyan niyo kami ng pera dito. Oh, sarap-sarap magbingo lang. Ang sarap-sarap magtongi. Tamang umiinom. Yung mga anak ko, kahit hindi na pag-aralin niyan, masabigyan niyo yung 8K ko pang tongits namin mamaya ng mga mare ko. Maawa kayo, huwag kayong ganyan si gobyerno. Bigyan niyo kami na mas malaki dyan. Bigyan niyo kami, hindi pwede yan, hindi pwede. Sir, magandang umaga po. Gusto lang kita tanungin kung okay na po ba ang 8,000 na tulong pinansyal ng ating gobyerno. Ha, sir? 8K? Are you kidding me, sir? Putang ina. Isang araw lang yung 8K, magagastos namin dito yung makatamba yun eh. Pantay ako lang ng kara krusyal, 8K. Ano klaseng tanong yan, sir? Kung mag-aayuda ang gobyerno, lakihan nyo. Sa lahat ng nanonood netong video na to, maawa kayo sa mahihirap, maraming tambay dito. Kaya lakihan nyo yung bigay. Napakaliit niyang 8K na yan, saan makakarating yan? Magkano pustahan namin dito sa kara krus? Magkano tinatalo ko dito pag hindi o pag sinuwerte eh di swerte paano kung talo eh di wala kaming kakainin. O magiinuman pa kami mamaya. O may anak pa akong uuwian. Hirap-hirap magtrabaho eh. Syempre kayo yung pinagpala. So dapat kayo yung magbigay ng malaki eh. Eh kami mahirap na kami dito na talaga kami, hindi na kami makakaris dito. Kaya lakihan niyo naman yung bigay, 'di ba? Dapat bawat isang pamilya, kahit mga 15 mil, pwede na yun eh. Tapos tatanungin nyo kami kung sakto na yung 8K na yan. Anong nakakaloko naman kayo? Lakihan nyo pa. Oh, mamaya may sabong din dun, sasali din ako. Ang hirap-hirap magtrabaho, sarap lang humilata lang sa bahay, tapos wala kang gagawin. Sarap-sarap lang, aasa ka lang sa gobyerno. Nakakabwisit, kaya galit ako sa gobyerno eh. Ganyan yan eh. Bibilang, let-let pa.
kakabwisit dapat. Alis ka na nga dito, baka samain ka pa dito sa mga tambay. Tatanong ka pa eh. Gina! Wisit. Sir, sa inyo naman po, okay na po ba ang tulong pinansyal na 8,000 ng ating gobyerno? Ay, sir. 8K? Grabe naman po yun, sir. Napakaliit naman po nun. Ang dami ko pong anak. Ang lalakas po kumain. 8K, mga 3 days lang po namin yun eh. Opo, sir. Kasi, mahilig kumain yung mga yan. Nagsasanggip pa kami, sir. Ay, magkano ang sanggip ngayon? Sa 500 plus po, bawat isa. Tapos, sir, nagbabikings pa po kami pag gusto po namin kumain. Kaya yung 8K na yan, sir, sobrang liit lang po niyan. Kaya sana po, nananawagan ako sa gobyerno na dagdagan nyo naman po yung 8K. Kahit siguro mga 20 mil na po yung bigay nyo sa amin kasi nagpapabili pa po sa akin yung anak ko ng PS4 tsaka ng iPhone 11, sir. So, sana naman may maawa na magbigay sa amin ng ayuda na lakihan nyo pa, sir, kasi napakaliit niyang 8K. Tapos tubig kuryente pa po namin. Ang dami pa po namin naliligo. Ako, wala na naman po akong kakayahang magtrabaho kahit ang laki-laki ng katawan ko. Tapos po, yung mga anak ko, nasa bahay lang din, hindi nagtatrabaho. Kaya sa gobyerno lang kami aasa. Sana maintindihan nyo naman po yun, sir, na napakaliit ng 8K. Sana naman po nanawagan ako sa mayayaman dyan na sana naman every month magbigay kayo ng malaki. Kasi kami mga tambay dito talaga walang-wala na kami. Yung mga anak ko nga, wala nang makain na halos eh. Kasi gusto talaga nila eh. Hindi sila kumakain ngayon ng mga relief goods. Hindi sila kumakain ng laki minan nila at ayaw nila. Gusto po nila laging Jollibee McDo. Nagpapa-grab food pa po kami. Nagpapa-deliver pa kami sa mga fast food. Kaya po kulang na kulang yung 8K na yan, sir. Yung ayuda ng gobyerno. Kulang pa po yung pambayad ng mga bills namin, sir. Kaya sana dagdagan nyo. Maawa naman kayo sa amin. Please lang po. Sa inyo naman po, ma'am or sir, okay na po ba ang 8,000 tulong pinansyal ng ating gobyerno? My God, sir, 8K, kulang na kulang sa amin yan dito. Dami namin dito sa pamilya, tapos tatlo pa boyfriend ko. Paano ibibigay ko sa kanila? 8K na yan, tatlong araw ko lang yan, maubos ko na yan eh. Pambuking ko pa. Ang hina na parlor ngayon, sir. 8K lang ibibigay nyo. Tapos gusto nyo pang magpasalamat kami dyan sa 8K na yan. Ang let-let niyan. Sana linakihan nyo naman. Oo, mga 25K para sa amin dito. Okay lang kami dyan. Kasama ko lolo ko, lola ko, tapos mga kapatid ko, ang dami-dami pa namin. Ako lang mag-isa bumubuhay. Wala nga akong trabaho eh. Ito lang, parlor lang. Ang hina-hina pa. Sabihin nyo naman kay President, pakidagdagan yan. Para mababuhay kami dito. Hindi yung ganyan, ang yaman-yaman nyo. Tapos ayaw nyo share yung blessing nyo. Ganyan ba kakapal ang mukha nyo? Grabe po kayong ganyan, share nyo yung blessing nyo. Nakakaloka kayo. Pinag-iinit nyo ang ulo ko. Sino nakakanood nito, ha? Sana magising naman kayo na bigyan nyo kaming mga palamunin dito. Ayaw namin magtrabaho ng maayos. Bahala kayo. Sir, sa inyo naman po. Dito sa amin, ang daming mahirap dito. Wala na rin kaming makain eh. Kasi, siyempre, pag mahirap ka na talaga, sir. Hindi ka na talaga makakano. Yun ang pangani eh. Ayun talagang pinanganak kang mahirap, di mamatay kang mahirap. Ito talaga, kaya sana naman sir, ibibigay ng gobyerno, ilakihan na. Para naman kaming mahirap dito na hindi naman kami nahihirapan, lalo na ngayon na wala akong trabaho. Tapos, ang dami ko pang may anak pa ako dun, may asawa rin ako. Sir, wala kami mabili. Pag nagkakapera naman kami, saktong-sakto lang. Wala naman akong bisyo sir eh. Ano lang naman talaga ako, talagang sa pamilya lang ako, dumidiskarte lang ako dyan, sir. Baka isipin nyo, sir, hold-upper ako, hindi, sir. Kaya nainis ako sa gobyerno na yan, sir, hindi kami tinutulungan ng mahirap, eh. Yung 8,000 na yan, napakaliit yan, sir, eh. Kaya pambili ko lang din minsan ng gin yan, sir. Tapos, minsan, mga barkada, siyempre. Kami, wala na naman kami maharap na trabaho kasi hindi naman kami nakapagtapos ng pag-aaral.
Diba, kahit anong isipin mo paraan, wala na talaga eh. Hindi ka na makakapag-ano eh. Hindi na makakapag-trabaho ng maayos. Tsaka, joke lang sir, wala talaga akong vision. Hindi naman, nakikita nyo naman sa buha ko na ano, okay naman ako eh. Kaya siyempre, kahit ang laki ng katawa ko, hirap-hirap na magtrabaho sa panahon ngayon. Sir, kaya sana naman, tayo na lakihan nyo naman, Mr. President, huwag na naman ganyan. Garaan nyo. At ayan na nga po mga kababayan, narinig na natin ang mga hinaing ng mga tao tungkol sa ayuda na binibigay ng gobyerno. Ito daw ay hindi pa sapat. Kayo na po ang humusga mga kababayan. Maraming salamat.